Oras lang maghula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Bingo Hernandez! Magandang hapon mga kapuso! Mga kaibigan at kababata ng maraming generation ng kabataang Pinoy po ang magre-reunion ngayon dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! Hindi lang po dadagsa ang happy memories ng inyong childhood, uulan din ng saya at baha ng mga premyo dito sa Family Feud dahil... Nakalaman, hindi sa radyo. Kaya tawagin na natin ang mga maglalaro mula po sa groundbreaking children's program na tumatak sa mga batang 90s. Pasa kami ng mga batang 90s dyan. Kasama na ako dyan. Sila po ang... Five and up. Youth Five and up. Oh yeah. Ang kanilang team captain, bukod sa pagiging isang napakagaling na actress and a singer, siya rin po ay isang yoga and meditation teacher. Please welcome Maxine Magalona. Hello, Max. Hi. Hello, Dito. Hello, everyone. Grabe, first time dito sa Family Feud. Oh, it's good so to have you. So happy to be here. Thank you for having us. Thank you. Nako, excited na kami, Max. Yes. Ito na, mas masaya. Ikaw na pakilala sa mga members ng 5 and Up na kasama mo. Siyempre, itong mga kasama ko, proud ako sa kanila. Itong next na team member namin, isa siya sa mga ate namin sa 5 and Up. And naaalala ko, ang gulo-gulo ko dati nung bata ko, siya palagi nag-aalaga sa akin nun, si Gina Ortaleza. Hello! Super baby pa siya nun. Ate, kamusta? Okay lang tayo, kuya. Team member ito, siya ang pinakamasaya sa amin sa 5 and Up. Dati siyang gumaganap ng scientist na may British accent dun sa 5 and Up. Si Jolly! Hi, Jolly! At ito naman, isa rin sa aming mga kuya sa 5 and Up noon. Ang naalala ko pa, first episode ko noon, nakasakay ako sa kanyang shoulders kasi kuya namin siya. Wow. Si Direk Carlo! Yes! Carlo Mendoza! Yes. Welcome to Family Feud! Sa 5 and Up, ano ba ang ginagawa ninyo as hosts sa 5 and Up, Gina? Nako, sobrang dami namin masayang ginagawa. Ang favorite namin gawin is mag-ikot ng Pilipinas. Pumupunta kami sa iba't ibang probinsya, pini-feature namin yun. Ilan taong tumagal ito, Jolly? 10 years. Wala, 1992 hanggang 2002. Tsaka ano eh, may batches kami eh, may batches. Pag medyo tumanda ka na, inubuhan ka na ng bigote, ganon. Hindi na pwede. Alam mo kung matanda na to. Ito siyempre mga looking young pa rin ngayon. At dahil dyan, siyempre gusto natin maalala itong memories ng 5. May throwback photo kami para sa inyo. Ito na yan. Okay, Ate Gina. Matching kami ng buhok. Si Max pala to, si Max. And... Ayun, Jolly ko yung nasa likod. Jolly, oh. Si Jolly sa likod. Si Jolly ko yung nasa likod. Alam ko na, ba't wala si Carlo ikaw yung kumuha ng picture? Mas maganda ako eh. Wala na ako sa tahanan. Wala na, oh. Alam niyo po, si Carlo Mendoza, isa sa pinakamahuhusay natin mga cinematographers or director of photography sa Pilipinas. Kasalukuyang back-to-back best cinematographer sa pelikulang Gumburza. Baka maging Grand Slam Best Cinematographer, di ba, sa taong ito. Ito, isa pa. Namumukhaan nyo ba nasa upper left? Tignan nyo. Sino? Namumukhaan nyo? Tignan nyo kung kilala nyo. May isa pa tayong photo. O, siyempre, walang iba kundi si Atom Araulio. Woo! Yan, sila po ang members ng 5 and Up. Kaya good luck sa inyo. Alam ko na masasagot ninyo yung mga top answers na to. Pero ang tanong, papayag mo itong mga kalaban ninyo. Kilalanin naman natin sila. Nako. Eto na, ang tropang cuties. Sila ang naging kalaro at kaibigan ng mga bata noong 2009 hanggang 2015 sa isang children's show dito po sa GMA. At ang kanilang team captain, isang magaling na aktor, isang napakahusay na dancer, choreographer, poging-pogi si Julian Tronon. Julian, kumusta ka? Okay naman, kuya. Okay, kuya. It's nice to see you. Nice to be here at naka-excite. Siyempre, nagbik-bik ka po mga ikaw-cuties dito. Julian, pakilala mo natin. Okay, kasama ko siya dito sa show na to. Dito nagsimula ang aming
pagkakaibigan. Kami nagsimula dito. Dito pala nag-upusin lahat. Yes. So, wow. Medyo doon, kuya. So, okay. Let's give it up for Miss Ella Cruz. Hi, Ella. Ito na ang mga pumalit po sa amin. They were the younger generation. Sila yung mga mas magagaling na mas matataas ang energy nila. Kasama natin ngayon si Kyle Palacondero. And last but not the least, sa rin siya sa Humaligi. Nung umalis na kami yung mga OG na hosts of the show, palapakan natin si Lenlen. Hi, Lenlen! At siyempre, kung may pa-throwback photo tayo sa 5 and up, meron din tayo para sa inyo. Guys, tignan natin to. Okay. Ilan sa mga members nila ay, halimbawa si Bianca Umali nandyan, Lian Valentin sa upper left, at yan, si Julian. Yes. Yan si Lenlen, kuya, sa gitna. Siya yan. Si Lenlen sa gitna. Yes. Ayan, wow. Parang yung itsura niya, di ba? Oo nga, no? Wow. Anyway, Tropang Cuties, good luck on 5 and up. Here we go. Maxine, are you ready? Yes. Julian, let's go. Let's play Simon the Cute. All right. Top 6 answers are on the board. Kahit kailangan mo ng pera, hinding-hindi mo ibebenta ang iyong blank. Scene. Cellphone. Pwede mo isangla, huwag mo ibenta. Takla, maraming tatanggap niyan. Cellphone. Yeah. Pero Julian, pwede pa mas mataas. Kahit kailangan mo ng pera, hinding-hindi mo ibebenta ang iyong bahay. Bahay. Nandiyan po ba ang bahay? Alright, mas mataas ang cellphone, Maxine. Play? Pass or play? Sure. Play! Alright, let's play round 1. 5 it up. Okay, ito na. Okay. Gina, kahit kailangan mo ng pera, hindi mo ibibenta ang iyong... Motor. Motor. Survey says... Yeah! Jolly. Yes. Kahit kailangan mo na ng pera, hindi mo ibibenta ang iyong anak. Anak. Anak! Anak! Meron talaga. Meron talaga. Sa hirap ng buhay, meron talaga mga nagbebenta. Nandyan ba ang anak? Carlo, kahit kailangan mo ng pera, hindi mo ibibenta ang iyong blank. Kaluluwa? Kaluluwa. Nandyan ba ang kaluluwa? Wala na! Maxine. Adel, pwede na kayo mag-handle trap ang cuties. Gina, naka 2 strikes na kailangan mo makuha ito. Kung nililipa tayo sa kabila, pressure. Kahit kailangan mo ng pera, hindi mo ibebenta ang iyong blank. Puri! Puri! Puri at tangal. Okay, nandyan po ba ang puri? Ayun! Jolly, isa na lang. Okay. Mapo-perfect na natin ito. Pero kung hindi, Jolly, mapupunta sa kanila yung chances niya. Okay. Kahit kailangan ng pera, hindi mo ibebenta ang iyong blank. Kidneys. Kidneys! Organs! Organs! Ayan, yeah. Totoo yan. Nandiyan ba ang organs? Wow! Na-sweet nila. Round 1 goes to 5 and up. They now have 87 points. Bumubuelo pa lang ang Tropang Cuties. Pero nako, sigurado akong babawin sila mga... sa Family Feud. Bago natin balikan ang game, unahin na natin ang pamimigay ng papremyo sa ating viewers ngayon. At narito na ang final question sa ating guest nito. Julio, panalo ka ng 20,000 pesos kung sasagutin mo ito. Sa Pilipinas, magbigay ng artist na nakilala sa husay mag-rap. A. Eminem or B. Francis M. Sobrang dali lang, di ba? Kaya please send your answers sa ating official Guest Win promo website. Guys, bilisan nyo ha. Dahil maya-maya lang, pipili na kami ng winners at i-a-announce namin agad-agad kung sino ang masiswerteng mananalo bago matapos ang show. Kaya ano pa inaantay nyo, ha? Alam ni Max yung sagot dito. Yes. Anyway, ituloy na natin ang exciting na labanan ng idol ng kabataan so far. 5 and up na nakaka-score. They have 87 points. At ang maghaharap naman ngayon ay si Gina and Ella. Let's play round 2. Grabe.
Alam niyo, recently naglaro po sa Family Feud ang 8-year-old daughter ni Gina na si Stellar. Kamusta ang naging experience niya pag-uwi sa bahay? Ayun na nga. Super nag-enjoy siya. As in talagang, thanks dong. Sobrang like memorable experience okay. Sa kanya. Glad to know na nag-enjoy siya. Good luck, Gina. Thank And of course, Ella. Ako, Ella naman. Balita ko, si Ella nahihilig sa napakaraming mga extreme sports. Bukod sa pagmumotor, galing siya sa isang karera ngayon. Yes, nasa free diving naman, free diving. Yes po, kasi ano ako, dati akong scuba diver. Tapos recently, di ba nauso yung free diving? Eh, as a mermaid, sabi ko, kailangan ituloy ko yung pag-free dive. Tapos yan, kasama ko si Julian, nag-free dive kami together. Yun yung hobby na nagkasundo kami. Sa motor kasi medyo inaano ko pa siya, kino-convince ko pa siya. Medyo kabado pa siya dyan eh. Yes, good luck. Ito na po, ang ating second question. Top 7 answers are on the board. Sa Pilipinas, ano ang sign na ang isang tao ay hip-hop? Ella. Malaki yung t-shirt. Oversized shirt. Yo! Hip-hop. Although ngayon, uso na yung mga oversized shirt. Diba? Kahit hindi hip-hop. Oh. Nandyan ba ang malalaki yung t-shirt? Top answer, Ella, pass or play? Play, Kuya Dong! Alright, let's play round 2, Ella. Here we go. Sa Pilipinas, anong sign na ang isang tao ay hip-hop, Kyle? Nakasombrero. Nakasombrero? Survey says. So, ganun ba? Len, sa Pilipinas, anong sign na isang tao ay hip-hop? Swag or magaling sumayaw. Swag o magaling sumayaw. Okay, yung mas yung swag. No? Dapat alam mo yan. No, swag lang tayo, swag. Swag lang. What's the mama on example? I love the swag. Grabe, magaling. Parang matatanggal yung mga buto eh, no? Anyway, bukod sa ginagawa ninyo, ano ba ang sign na isang tao ay hip-hop sa Pilipinas? Maraming chains. Maraming chains? Gold bling-bling. Is it like a bling-bling? Bling-bling? Ang bling-bling? Yep. Ano ang sign na isang tao ay hip-hop sa Pilipinas? Laging nakikinig sa music. Sino favorite hip-hop artist mo? K-pop artist. Sino mo favorite K-pop artist? K-pop siya kasi. K-pop kasi po. Ayan, si Julia po mahilig sa K-pop. Ako, favorite ano, hip-hop artist yun. Pero siyempre, walang iba kundi si Francis Magalang. Of course! Master rapper! Master rapper tayo. Nandyan po ba ang nakikinig ng music? Kyle, meron pa, sa Pilipinas, ano sa'yo na isang tao hip-hop? Yung lagi po may nakaipit na jacket or nakataling jacket. Opo! Nandyan ba ang nakataling jacket? Sa Pilipinas, sign na isang tao hip-hop? May tattoo. May tattoo! Meron! Nandiyan ba ang tattoo? Julian, two more. Sign na isang tao hip-hop? Nakasalamin. Parate. Shades. Naka-shades. Malamang yung malalaki pa. Yan. Nandiyan ba ang shades? Kanina, sila naka-sweep. Baka ngayon dito. Ella. Ella, isa na lang. Ella, sa Pilipinas, ano ang sign na isang tao hip-hop? Nag-re-rap! Mukhang babawi na. Nandito kaya to. To complete the round, survey says nag-re-rap. Oh yeah! Sa wakas, may points na ang dalawang teams. 5 and up, 87 points. Tropa Fury, 74 points. Nako, aling team kaya ang magkokolekta ng mas maraming tuto sa double points round? Aalamin natin sa pagbabalik ng Family Feud. Nanunod pa rin kayo ng Family Feud. Naglalaro po ngayon ang mga paborito ng barkada mula sa iconic children's programs noon, ang 5 and up at Tropa Cuties. Quick recap muna. Ang 5 and up ay 87 points na. 74 naman ang Tropa Cuties. Kaya eto na ang susunod na magtatapat. Sila Jolly and Kyle. Let's go round 2. Yan.
Si Jolly, 11 years old na maging yes. kasama sa 5 and apat kayo naman nahihilig siya sa pagkukulit ng art. Yes. Ano ba in particular? Like paintings or sculpture? Mostly paintings, medyo pop art yung kinukulit wow. namin ngayon. At mga Pinoy artists? All Pinoy artists so far. Sina Terrence, Carl Modelo, Jessica Macho, yun yung mga nakulit oh, wow. Sana next ay dagdag mo sa iyong collection ay ang mga puntos natin dito. Ayan, of course. Kaya good luck, Jolly. Good luck. Si Kyle naman po, naka-focus sa kanyang studies. Anong year ka na kayo, Kyle? Mag-first year college po. Wow. And with your courses? Nursing. Yes po. Ay, good luck, Kyle. Good luck Thank dito. Po. Top 6 answers are on the board. Magbigay ng school supply na pwedeng makasugat. Sugat. Go. Jolly. Gunting. Survey says. Alright. Kyle, pwede pa school supply na pwedeng makasugat? Lapis. Nandiyan ba ang lapis? Yes, pero bunting mas mataas. Jolly pass or play? Play. Alright, let's play round 3. Okay. Speaking of school, alam niyo po, si Carlo, grade school pa lang, magka-klase na kami, yes, magkakilala yes, na kami. Yes, mula 7 years old. Kasi, alam niyo, kinukopyahan ko si Carlo. Eh. Sobrang galing, sobrang talino. Anyway, magbigay ng school supply, Carlo, na pwedeng makasugat. Ballpen. Kung may pencil, maaaring may ballpen, right? Nandiyan ba ang ballpen? Ballpen. Maxine, school supply na pwede makasugat? Cutter. Nandiyan ba ang cutter? Yep, kapansel, Gina. School supply na pwede makasugat? Papel. Ayun, gilid ng papel. Masakit yun. Paper cut. Nandiyan ba ang papel? Oh, yes! Dalawa pa. Kayo dalawa na. Sorry, Carlo. Pahingi ako school supply na pwede makasugat. Stapler. Subukan mo naman ma-stapler lang yung katawan mo, yung daliri. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Pero I'm sure parang saan nangyayari. Okay, nagtatanggal. Pwede Oo, na siya. Tama. Nandiyan ba ang stapler? Yes! Isa na lang. Ma-sweep kaya na naman nila. Nakadalawa na akong ex eh. Baka ito na yung unang tama, Carlo. Ano kaya? School supply na pwedeng makasugat. Isa na lang hinahanap natin. Ano kaya ito? Ruler. Pwede. Lalo na yung, alam mo, may bakal na ruler eh. Diba? Oh, tsaka yung kanto nun, no? Correct. Yung edge nun. Nandyan ba? To sweep the round, ang ruler. Isa na lang. May chance pa. Maxine, school supply na pwedeng makasugat, Maxine. Isa na lang to. Glue gun. Kasi siyempre, pag nalapnos na yung balat mo mainit, isusugatan niya. Nandiyan ba ang glue gun? Ito si Ella, pag sumisigaw, alam na eh. Len, ano kaya to? School supply na pwedeng makasugat. Sharpener. Kyle. Sharpener din po. Sharpener, Ella. Yung crush mo. Charing! Pero sugat sa puso ba yun? Sugat sa puso. Sharpener. Okay, Julian. Sharpener din ba ang sagot mo? Bigyan mo ako ng school supply na pwede makasugat. Sharpener. Nandyan ba ang sharpener? Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Tamang yes, of course. Check ko yung ano yung mga ano checklist pagka yes. pagka enrollment, pagka bagong pasok, di ba? Tama. Ayan, yun na lang yung hindi nababanggit. Sharpener na lang. So, tamang-tama na yan. Sabi na to, Rob. Ano ba yun? Oh. Alam mo naman, magulat tayo. Oo. Compass yung isang track. Pwedeng compass. Pwedeng ano, puncher. So, fire. Welcome back to Family Feud. Napapanood po tayo all over the world via the Kapuso stream on YouTube, pati na rin po sa GNA Pinoy TV. At naka-livestream din po tayo sa ating official Facebook at YouTube channels. Kaya gusto po natin mag-shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Danao, Cebu. Thank you for watching. Sa mga taga-Tacloban, Leyte, maraming salamat po sa inyo. Mga taga-Lapasan, Cagayande, Oro, thank you very much. Torak, Pampanga, abot din po tayo dyan. At San Mateo, Isabela, Rodriguez, Rizal. Oh, hello! Dumating kami sa Amis Occidental at Laur, Nueva Ecija. Thank you for always watching.
Kanina po, may naiwan tayong tanong dun sa ating tropang cuties. Magbigay ng school supply na pwede makasugat, ang sabi nila ay sharpener. Ngayon, kung tama ang sagot nila, makukuha nila ang naipong puntos ng 5 and up. Pero kung mali, lahat ng yan ay mapupunta sa inyo. Nandiyan ba ang sharpener? Alright, let's see. Ano ba yung isa na to? Number 4, please. After 3 rounds, eto na score. Leading po ang 5 and up with 255 points habang maghahabol ang tropa Kitty Seed 74. Eto na ang ating huling head-to-head battle with Carlo Mendoza and Lenlen Freal. Let's play the final round. Oh, yes. Ganun, pwede, di ba? Patuloy tayo kay Julian, eh, no? Eto na. 4 answers are on the board. Ano ang trabaho ng taong gumagamit ng baraha o cards? Go! Carlo. Magician. Magician! Nandyan ba ang magician? Yes, nandyan. Lenlen. Ano ang trabaho ng taong gumagamit ng baraha o cards? Sa casino. Sabi ni Lenlen, casino or dealer ng casino. Alright. Mas mataas ang magician. Carlo, pass or play for the final round? Play! Let's play the final round. Let's go for the win. 5 and up. Eto, sana mag-magic na. Maxine, dalawa na lang to. Anong trabaho ng taong gumagamit ng baraha o cards? Poker player. Poker player. Because yes, isang profession ang isang pagiging isang poker player. Nandyan ba ang poker player? Wow! Wow! Tina, ano trabaho ng taong gumagamit ng cards? Ewan ko ba, basta ang pumapasok sa utak ko is nag-gambler, nag-mahilig magsugal, ganon. Ang sagot niya ay gambler. Isa na lang hinahanap natin, pasok ba ang gambler? Jolly, ano ang trabaho ng taong gumagamit ng cards or bara? Manguhula. Naniniwala ka ba sa mga manghuhula, Carlo? Oo, siyempre. Talaga? Ikaw, Maxine, mahuhula mo kaya kung makukuha natin itong top answer? Yes, ako feeling ko mananalo kami. Feeling ko. Yun yung hula ko. Yes, yes! Top answer! Nandyan ba ang manghuhula for the win? Survey says... Ang ating final score, 5 and up, 555 points. Tropang Cuties, 74 points. Maraming salamat, Lenlen. Thank you very much. Thank you, Kyle. Ella, maraming salamat. And of course, Julian, mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos pa brand with you. Napakahusay. Thank you, Rhea. And of course, congratulations. Maxine, guys, 100,000 pesos na kayo. Tapos, advance tayo sa susunod ng Fast Money Round. Dalawa ang kailangan natin players, Maxine. Sino ba maglalaro sa 5 and up? Sino? Dalawa. Sino? Jolly? And ako? Okay, kami right, ni Jolly. It's gonna be Maxine and Jolly. Susunod na. Nagbabalik po ang masayang episode ng Family Feud. Kasama natin si Maxine ng 5 and up. Kanina nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero mas masaya kung makakapag-uwi pa sila ng total na 200,000 pesos. Wow! Wow! At Maxine, ay 20,000 din yung napili yung charity. Ano ba yung napili? Thank you so much. Pinili namin ang KAIF. They are an organization that helps kids with cancer. Yes, KAIF. KAIF, ako, sa inyo po ang 20,000 ng ating winning team ngayong hapon. At kasalukuyang nasa waiting area si Jolly. Niya tayo narinig. Eh, Maxine, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Ito na. Kapag nabuwal ka, pinakamasakit kung unang tatama sa floor ang anong body part mo. Go. Ulo. Minsan, sumisigaw at napapamura ka pag nanonood ng ano sa TV. Basketball. Kung may camera phone ng aso, ano kaya ang pipicturan nito? Selfie. Word na karime ng pop. Mop. Posibleng hindi sumama si Mister kung yayain siya ni Mrs. papunta saan? Grocery. Tingnan natin, Maxine, kung ilang points na nakuha mo. Okay. Ito, pag nabuwal ka, pinakamasakit kung unang tatama sa floor ang anong body part mo. Sabi mo, ulo. Ako, amay ko talaga. Nandiyan ba ang ulo? Yep.
Minsan sumisigaw ka at napapamura pag nanonood ng ano sa TV. Sabi mo, sports or basketball. Survey says, yes! Wow! Kung may camera phone ng aso, ano kayo pipicture nito sa amin? Magsiselfie na. Survey says, oh yeah! Word na karam ng pop. Sabi mo, mop. Survey says, oh yeah! Posibleng hindi sumama si Mister kung yayayain siya ni Mrs. papunta sa grocery. Ang sabi ng survey natin dyan ay, pwede! 126, Maxine, 74 to go. Let's welcome back, Jolly. Ayos sa Jolly, all good, all good. Good news, si Maxine ay nakakuha ng 126 points. Ibig sabihin, 74 na lang. Kayang-kaya natin ito. Kaya. Sige. Let's do this. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Maxine. So give me 25 seconds on the clock, please. Kapag nabuwal ka, natumba. Natumba. Ibig sabihin, natumba ka. Okay. Kapag nabuwal ka, pinakamasakit kung unang tatama sa floor ang anong body part mo. Go. Likod. Minsan, sumisigaw at napapamura kapag nanonood ng ano sa TV. Teleserye? Kung may camera phone ng aso, ano kaya ang pipicturan nito? Amo niya. Word na ka-rhyme ng pop. Nang? Pop. P-O-P. Ka-rhyme ng pop. Top. Posibleng hindi sumama si Mister kung yayayain siya ni Mrs. Papunta saan? Let's go, Jolly! Ito, umpisahan natin sa hindi natin nakuha, no? Posibleng hindi sumama si Mister kung yayayain siya ni Mrs. Papunta sa... Kung naabutan mo to, anong gusto mo sanang sabihin? Shopping siguro. Shopping. Okay. So, dahil wala tayong puntos, ang top answer dito ay palengke or parlor. Palengke. Palengke and parlor, dalawa yung top answers natin. Word na ka-rhyme ng pop, ang sabi mo'y top. Ang sabi ng ating survey dyan ay top answer. That's the top answer. You got it. Kung may camera po ng aso, ano kayang pipicture niya? Sabi mo, ang kanyang amo. Ang sabi ng survey, whoop! Ang top answer ay selfie. Nakakayang Maxine, that's the top answer. 28 to go, 2 questions away. Minsan sumisigaw at napapamura ka pag nanonood ng ano sa TV. Sabi mo, teleserye. Ang sabi ng survey dyan ay, ang top answer ay sports, basketball. Masagot po. Ang number 2 dito, horror. Mataas yung puro sa horror. Eto na, isa na lang. Kapag nabuwal ka, pinakamasayahit kung tatama sa floor ang anong body part mo. Sabi mo, likod. Sabi ng survey dyan ay... Oh! Ang top answer dito ay Puwet. Puwet has around 33 points. But anyway, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos, 5 and a 2. And of course, Chopper Cuties. Nice one, nice one. Congratulations. Pinakamahalaga sa lahat, sana yung nag-enjoy kayo. Yes! Super. At sana maulit. At kayaan natin ulit si Atom. Yeah! Okay tayo. Alright guys, good luck. 5 na palakpakan po natin. Muli maraming salamat. And of course, Tropang Furies, thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Sa uulitin. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Sa uulitin, of course. Kaya buong Hulyo panalo, kaya tutok lang po talaga lagi tayo dito. Maraming salamat po sa inyo lahat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!